Magandang umaga po, mabuhay tayo lahat. Galang-galang Kalihim, Mario Montejo, Department of Science and Technology, Kalihim Voltaire Gasmin, Secretary Herminio Coloma, Undersecretary Fortunato de la Peña, our DOST officials and employees, fellow workers in government, leaders and members of the academia and business sector, Governor, si Governor Petit is present, Governor Amante, Congressman Tinga, Congressman Villafuerte, Congressman Palmones, honored guests, ladies and gentlemen, magandang araw po, maski po buwabag yun. Aminin ko po sa inyo, pagbango ko kanina umaga, medyo malakuto akong konti. Alam mo niyo, in 5 days' time, it will be my mother's second death anniversary. And of course, I still miss my mother. And yesterday, we had a funeral mass for an uncle, my mother's eldest brother. And we were adjusting to that situation when, unfortunately, an aunt followed suit. So it is really timely that I come before you today, because normally when I see Mario Montejo, good news is but a word away. Kikinagagala ko pong maging bahagi ng isang pagtitipong kumikilala sa likas na husay ng mga Pilipino sa agham at teknolohiya. Patunay ang pagdiriwang na ito na ang tagline na pagmalikhain ni Juan de la Cruz ay may makabuluhang mga bunga. At nakasentro ang kanyang mga imbensyon at inisiyatiba sa pag-aangat ng antas ng buhay ng kanyang mga kababayan. Hindi na bago sa atin ang mga pangalan ng mga Pilipino na nag-iwan ng marka sa larangan ng agham at teknolohiya sa buong mundo. Sampo natin kay Gato C. Rizal na gumawa ng isang uri ng lighter na gawa sa kahoy na tinawag niyang sulpukan. Hindi rin maaari mawala ang pangalang Fidel Mundo na lumikha ng isang incubator na yari sa Kawayan para sa mga pamayanang walang elektrisidad. At maging sa kasalukuyang panahon, humahagibis pa rin ang hari ng kalsada, ang jeepney, na isa ring sagisag ng pagkamalikhain at inobasyon ng mga Pilipino. Sino ba mag-aakalang ang mga itinambak na retaso at pyesa ng mga sasakyang pangmilitar ng mga Amerikano ay pagmumulan hindi lamang ng pangkabuhayan kundi ng mismo kultural na pagkakakilalan ng ating lahi. Noon hanggang ngayon, makabuluhan ang naiimbag ng ating malikhaing pag-iisip hindi lamang para kilalanin tayo sa mundo, kundi para mapangalagaan din ang kapakanan at kaunlaran ng ating mga kababayan. Sa mahusay na pamumuno ni Secretary Mario Montejo na talagang namampong tagapagdala ng good news, kaliwat kanan ng mga proyektong tunay nating maipagmamalaki at magdudulot ng ginhawa sa mga Pilipino. Isa pong halimbawa, sino ba mag-aakala na isang itim na lata na may itim na kahoy at tinimplang organic solution ay makakatulong sa pagpapababa ng kaso ng dengue ngayong taon? Sa halip na idaan na naman sa palpak na fogging at pagpakyut na proseso, ang pagtataboy ng lamok, nagpakalat na tayo ng 250,000 mosquito trap, siguruhing ang mismo mga itlog at kitikitin ng lamok ay mamamatay. Simple, mura at talaga namang kapakipakinabang sa mamamayan. Ito ang panibagong kaisipan na tumitimon sa mga imbensyon ng DOST. Nabalitaan na rin siguro ninyo ang plano ng DOST na masusing pag-aralan ng pagtayo ng monorail system. Ilang taon mula ngayon, sa halip na makipagsiksikan sa syudad, maaari nang pumasok sa kanilang trabaho sa lungsod ang mga kababayan nating nasa probinsya na hindi alintana ang pagod o mahal na pamasahe. Dagdag pa rito. Yung tren ho, gusto niyo yung mosquito trap, hindi? Alam mo niyo, may 2 million trivial lang po ito. No? There are 2 million residents, well, 2 million people who work in Metro Manila who have to commute every day to the outlying areas. So that monorail really will help them a lot. And also, make possible no, yung our efforts towards addressing the informal settler sector's problem. Dagdag pa rito, pinangungunahan na rin ng DOST ang paggamit ng mga landslide sensor na magbabantay sa paggalaw ng lupa para maghatid ng babala kung may peligro sa pagguho.
At ang paglikha ng filter na kayang salain ng mga mikrobyo sa tubig na titiyak na ligtas ang inumin ng mga kababayan nating nasa mga liblib na lugar. Nariyan din ang pagtaguyod ng isang telehealth system na magtutulay sa pangangailangan pangkalusugan ng ating mga kababayan sa malalayong lugar sa ating pong mga profesional sa pamamagitan ng text, email o telepono. At ang pagpaparami ng automated weather stations na mabilisang makakapagsuri sa lagay ng ating panahon upang malaman agad kung may paparating na bagyo. Marami pa pong pinagpupuyatan ng DOST para makalikha at mapaunlad pa natin ang ating kapasidad sa larangan ng biotechnology, nanotechnology, genomics, advanced food production technology at robotics. Bukod pa sa mga inobasyong pinangungunahan ng DOST, nagpakitang gilas din po sa pagkamalikain ng isang profesor sa Bicol State University sa paggamit natin ng tinawag niyang coco coir fiber para tanganan ang lupa at mapigilan itong gumuho. Talaga namang nakatipid po tayo ng pondo para sa slope protection ng DPWH. Pinalitan ng coco coir ang dating ginagamit na mas magastos, ngunit mas madaling mabitak na gabion sa kokreto. Napatunayan na nga po ang bisa ng inobasyong ito sa mga slope ng SCTEX. Talaga naman pong nabubuhayan tayo ng loob kapag narinig natin na lalo pang lumalawak ang ating mga potensyal na magsilbing bukal ng pag-asa at kaunlaran para sa maraming Pilipino. Nagpapasalamat ako sa buong hanay ng DOST sa pagtataguyod ng mga adhikain ng gobyerno para sa tuloy-tuloy na pagsulong ng sektor ng agrikultura, kalusugan, edukasyon, seguridad at iba pa. Pinapasalamatan at binabati ko rin po sina Dr. Lorenza Lirio Gonzalez at Dr. Luis Ray Velasco sa karangalang inyong tinanggap dahil sa inyong husay sa agham at teknolohiya. At sina Dr. Raul Fabella at pati na rin po si Father Ben Nebres na nasa ibang bansa po sa kasalukuyan. Nakabilang na ngayon sa ating Order of National Scientists. Hindi po sapat ang mga parangal na ito para pasalamatan kayo sa ibinuhos ninyong dedikasyon upang ang larangan ng inyong kinabibilangan ay magsilbing instrumento para mabigyan ng pagkakataong makatamasa ng mas maliwalas na buhay ang kapwa ninyo Pilipino. Muling pinapatunayan ng DOST at ng ating mga binigyang parangal ang husay, talino at pagkamalikain ng mga Pilipino na hindi sa lahat ng pagkakataon ang kumita lang ng salapi ang motibo para makaimbento ng produkto at makapagtaguyod ng makabuluhang proyekto. Naway magsilbi kayong inspirasyon, hindi lamang ng mga kabataan, kundi ng lahat ng Pilipino. Sa kabila ng mas mayayamang oportunidad sa larangan ng agham at teknolohiya sa ibang bansa, pinili pa rin ninyong manatili dito sa ating bayan para unahin ang kapakanan at pagsulong ng inyong kapwa. Kailaki na nga po talaga nang ipinagbago ng ating bansa. Ginagawa na po natin ngayon ang mga bagay na hindi man lang maabot na mga pangarap natin dati. Wala na pong dahilan ngayon para matakot tayong mangarap. Manalig po kayo sa patuloy nating pagtutulungan at pagsusuporta sa isa't isa. Sama-sama nating maabot ang ating mga pangarap. Buwebuelo na po ang ating bayan para sa lalo pa nitong pag-arangkada tungo sa mas maliwanag at maaliwalas na bukas. Bago po ako magtapos, ulitin ko lang po, baka sabihin naman po nyo, sip-sip ako kay Secretary Mario Montejo. Aminin ko po, kaibigan ko po siya. Hindi ho bababa sa 25 years ko na po siyang kakilala. Pero hindi ko humaangkin na karklase ko siya, nauna po siya sa akin sa paaralan. Pero talaga naman po, no? Ulitin ko lang ho, sa atin, tayo binabatikos, bakit ako naglagay ng kaibigan o kaklase sa mga iba't ibang pwesto. Eh siguro ho, yung mga pinili ko, ehemplong maganda na si Mario Montejo at naitulong na niya sa ating pong bansa. Siyempre po, kung wala naman po yung kanyang makasamaan sa DOST, kawawang cowboy lang ho nangyari kay Mario Montejo. Kaya talagang mabuhay po kayo lahat. At talaga po malaki ang inaasa ko po sin. Siguro bago ako magtapos ang kwento lang po. Noong una po akong congressman sa Tarlac, may bumigay pundike na talaga rumagasa yung tubig na kanyang hinihinto. Sa sobrang bilis ng pagragasa nitong tubig na to, nakarinig lang yung mga barangay na karapit nitong parte ng dike na bumigay ng ingay
Nagising nakapraso, nagtalo na ng kanilang mga bahay, halos wala na po na isalbado sa kanilang mga barangay. Sa sobrang bilis nga po, meron pong kalabaw yung kapitan ng isang barangay na nakatali po sa isang puno sa bilis ng tubig, sa lakas ng tubig, e nabigti po itong kalabaw na nakatali doon sa punong yon. At talaga naman pong pagkatagal-tagal na panahon, pag tayo po'y dinadalaw ng diraho bababa sa 23 bagyo kada taon, para bang wala tayong magawa, para ba tayong talagang sinasaan nila puro tiis, puro tiis, puro tiis. Sa paggamit po ng siyensya at teknolohiya, inaasahan po natin mas maagapan natin ang pagragasa ng masamang panahon at talagang maililigtas natin ating mga kababayan. Maibibigyan pa natin ang direksyon kung saan mas may kapanatagan na loob pag sila'y nagtayo ng kanilang hanap buhay at tirahan. Doon po, talaga naman po masasabi natin, hindi nakulong sa inyong mga laboratorio, sa inyong po mga paralan, pero talaga nagiging kapakipakinabang sa ating mga kababayan. Kaya doon po, maraming salamat po sa inyo lahat.